Magandang hapon na naman sa inyo, mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong magkakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre kasama pa rin natin, mga kaibigan, ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham na ating napili, mga kaibigan, ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay. At siya po ay itago lamang natin sa pangalang Feli. Bueno, basahin na natin ang liham ni Feli. Dear Kuya Peles, libangan ko na rin po, Kuya, ang pagkikinig ko sa inyo tuwing hapon. At naaaliw din ako, Kuya, lalong-lalo na sa mga pinapadalang liham sa inyo na inyong pinapayuhan. Kuya, itago na lamang po ninyo ko sa pangalang Feli, 27 taong gulang. At kaya po ako lumiham sa inyo dahil gusto ko rin pong humingi ng payo dahil sa aking problema. At para malinaw sa inyo, Kuya, ganito po nag-umpisa ang aking problema, Kuya Peles. Hindi na ako magtatagal, Feli. Alis na ako. O sige na. Baka malaman pa ng asawa mo na galing ka dito. Mag-aaway naman kayo. Pasensya ka na, ha. Matapang yung asawa ko, eh. May kasalanan din ako, eh. Ano ka ba? May kasalanan din ako. Noong una, hindi ko sinabi sa'yo na may pamilya na ako. Oo nga, eh. Nagsinungaling ka sa akin. Kala ko naman, binata ka pa. Pasensya ka na kung nasira kong kinabukasan mo. Kasalanan din ako dahil pinatulan kita. Ganito yata ang buhay ng isang tao. May halong pagsubok lagi. Oo nga, eh. Sabi nga nila, kapag may lungkot, ang kapalit naman saya. Nagsisisi ka ba dahil sa relasyon natin? Alam mo, kailanman, hindi ko ito pinagsisisihan. Ako rin. Sana noon pa, eh, nagkakilala na tayo para hindi na tayo nagkasala pa. Sira pala, kailan ka ulit babalik dito? Yan, hindi ko pa alam, Belly. Hindi ko pa alam. Bakit ngayon ka lang dumating, Darwin? Eh, nagkaayaan kasi ng mga barkada, eh. Hindi mo ba silang matanggihan, ha? Paminsan-minsan lang naman ito, eh. Ano ka ba naman? Pwede mo namang sabihin sa kanila, eh. Nasa susunod na lang, eh. Talagang gusto mo rin. Mga kaibigan ko mga yun, hindi na sila iba sa akin. At kami na pamilya mo, nandito na naghihintay sa'yo. Bakit ba? Hindi mo ba sila kayang patulugin na wala ako, ha, Nori? Alam mo naman yung bunso natin, eh, di ba? Ikaw lagi ang hinahanap niya. Hindi yan nakakatulog nang wala ka. Hirap patulugin, eh. Inanay mo kasi, kaya ganyan yan. At ako pa talaga ang sinisisi mo, ha? Tama na. Kung saan pa mapunta ang usapan natin to. Tama na! Galing yata dito si Darwin, hala. Ah, opo, itay. Nagbigay lang siya ng sustento sa anak niya. Ay, naka. Eh, ano ba itong naging kapalaran mo sa buhay, anak? Tay, pasensya na kayo sa akin, ha? Kasi binigyan ko kayo ng kahihiyan. Eh, alam mo, tao lang naman tayo, eh. Na nagkakasala. Hindi tayo perpekto. Lahat tayo, may pagkakamali ka nga. Buti na lang at kayo ang naging tatay ko.
Dahil kung hindi, baka pinalayas na ako. Ay, kung buhay pa sana. Ah, ang nanay mo hanggang ngayon. Baka siguro nakapagtapos ka ng pag-aaral mo kahit papaano. Ano ba naman kayo, itay? Alam niyo naman na hindi kayo nagkulang sa akin. Ako ang nagkulang sa inyo dahil binigyan ko kayo ng problema. Nako, huwag mo lang isipin yan. Sino ba naman ang magtutulungan kundi tayong dalawang mag-ama, hindi ba? Hayaan niyo, itay, ha? Pinapangako ko sa inyo, pag malaki na si baby, maghahanap ako ng trabaho ko at tuloy susuportahan ko kayo, itay. Alam mo, anak, mali ang ginagawa mo sa asawa mo. Anong mali ang ginagawa ko, inay? Masyado kang mahigpit sa asawa mo. Tama lang ginagawa ko, inay. Para hindi niya maisipang mambabae. Alam mo, anak, kahit na itali mo ang asawa mo, kung talagang mambababae yan, wala kang magagawa. Kaya nga po, inay, na hinihigpitan ko siya para makaiwas sa mga babae na yan. Pero sobra ang ginagawa mo sa asawa mo. Nasasakal na siya. Huwag niyo na nga akong pakialaman, inay. Dahil asawa ko siya. Oh, sige. Pero huwag mo akong sisisihin kung dumating ang araw na iwan ka nga ng asawa mo. Hindi niya gagawin yan, inay. Kapag ginawa yan, palalayasin ko siya. Sinong kawawa ngayon? Mag-aanak din niyo. Kaya kung baaari sana, anak, baguhin mo ang ugali mong ganyan bago pa mahuli ang lahat. Hindi ako takot mawalan ng asawa, inay. Kaya kong buhayin ang mga anak ko kung sakaling iwanan niya kami. Dori! Bakit nandito ka na naman? Baka hanapin ka nung asawa mo. Naririndi na ako sa kabubunganga ng asawa ko, eh. Ano ka ba? Siyempre, asawa mo yun. Talagang hihigpitan ka niya. Kahit na siguro ako ang nasa kalagayan niya, gagawin ko rin yung ginagawa niya sa'yo. Pero sobrang yung ginagawa niya sa akin. O sige, magpalipas ka muna ng sama ng loob mo dito. Asya nga pala. Kumain ka na ba? Tapos na. Tumahan na ako sa restaurant. Alam mo, ang hirap niyan. Baka may makaalam sa relasyon nating dalawa, eh. Ididimanda tayo ng asawa mo. Kaya mag-ingat ka lagi, ha. Lalo na pag pumupunta ka rito sa bahay. Huwag kang mag-alala. Yung sinakyan kong tricycle, dun sa bandaron ako bumaba. Nilakad ko na lang hanggang dito. Ah, ganun ba? O kung ganun, magpahinga ka muna. At alam kong pagod na pagod ka galing trabaho. Alam mo, kapag tuloy na akong nainis sa asawa ko, iiwanan ko siya. At tayong dalawa na lang ang magsasama. Darwin! Hindi ko alam, kuya, na nahulog na pala ang loob ko kay Darwin dahil sa kabaitan niya. Kuya, kung minsan naiisip ko na mali ang ginagawa ko, kaya lang, kuya, napamahal rin sa akin si Darwin. At nagkaroon na kami ng anak. Minsan, kuya, ay... Busin na lang natin itong laman ng buti, pare, para madapos na. Baka hanapin ka ng
Asawa mo, magagalit na naman yun. Hayaan mo siya, pare. Wala akong pakialam sa kanya. Pare, alam ko naman yun, nahihirapan ka na sa kanya. Sa pagsasama ninyo ni Nori. Pero kahit na anong gawin mo, pare, asawa mo pa rin siya eh. Ha? Asawa ko siya sa papel lang, pare. Pero sa sitwasyon namin bilang mag-asawa, wala na. Nawawalan ako ng gana. Wala ka nang magagawa, pare. Eh, dalawa lang alam ninyo eh. Oo nga eh. Ay, ano ba itong nangyari sa buhay ko? Buti ka pa, mabait ang asawa mo. Maganda ang pagsasama ninyong dalawa. Paano yan, pare? Sakaling malaman ni Nore na may babae ka, delikado yan. Bahala na, pare. Hindi ko iniisip yan ngayon. Yan. Ang paghandaan mo, pare. Dahil malaking gulo yan kapag nalaman ng asawa mo na may babae ka. Itay, alam nyo, birthday ko na bukas. Ano ngayon kung birthday mo na? Ganito pala ang pakiramdam. Nangaman ang anak mo eh, hindi nyo kasama sa malagang araw. Magkikihati lang kami sa pagmamahal dun sa asawa niya eh. Huwag kang mag-alala, anak. Dito man ang tatay buwi. Hindi ko naman kayo iiwan at pababayaan ang apo ko. Alam nyo, itay. Nagpapasalamat po ako sa pong may kapal. Dahil nandyan kayo palagi para sa amin ng apo nyo. Ano ka ba naman? Pati ba ako'y paiiyakin mo pa? Mahal ko kayo ng apo ko. Hanggat buhay ako, ipagtatanggol ko kayo. Itay. Oo siya, tama na yan. May balay mo. Baka bukas eh, dadawig ka ni Darwin at pasyal kayo. Ha? Tama na yan. Opo, itay. At siya nga pala, itay. Bibili po ako ng pansit. Gusto nyo? Ay, sige. Sino si Feli, ha? Sino siya? Hindi ko siya kilala. At kanino mo naman nalaman yan? Hindi na kailangan nasabihin ko sa'yo kung kanino ko nalaman na may babae ka. Hindi ko kilala ang babaeng yan. Hindi! Sinungaling ka! Bistado na kita! Ayaw mo pang aminin? Matagal na akong naghihinala sa'yo! Totoo pala na may babae ka! Bakit mo nagawa to sa akin, ha? Bakit? Dahil sawang-sawa na ako sa'yo. Sawang-sawa na ako sa kabubunganga mo sa akin. Ginagawa ko yan dahil ayaw kong masira ang pamilyang ito. Hindi ka nang bababae. Pero anong ginawa mo, ha? Sinira mo ang tiwala ko sa'yo. Kasalanan mo naman eh kung bakit ko nagawa to. Anak ko, ibuntun mong lahat ang sisi sa akin. Ako pang sisisihin mo, ha? Mula ngayon, hindi mo na makikita ang mga anak mo. Oh, Nori. Oo! Maghiwalay na tayo, Ronnie. Umuwi ka na doon sa babae mo. At uuwi na rin ako sa mamagulang ko. Maghiwalay na tayo! Sinabi mo, Darwin, naghiwalay na kayo ng asawa mo? Oo. May nakapagsabi na may babae ako. Kaya yun, nagalit ang asawa ko at umuwi na sila ng mga bata sa mga binan ko. Kasalanan ko ito eh, Darwin. Kasalanan ko. Ako ang dahilan kung bakit kayo naghiwalay ng asawa mo. Ano ka ba? Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ako ang sumira ng sarili kong pamilya. Darwin, hindi pa huli ang lahat. Ayusin niyo mag-asawa ang problema ninyo. Tutulungan kita. Anong ibig mong sabihin? Lalayo kami ng anak natin.
para hindi na hahati ang atensyon mo sa dalawang babae sa buhay mo. Lalayo kami. Ano? Di kayo naman ang hindi makikita. Kasal kayong dalawa ni Nori. Mas importante sila sa'yo. Dahil sila ang original. Kaya balikan mo na sila. At alam ko na maayos pa ang inyong hiwalayan. Sige na, balikan mo na siya. Pili. Mas masakit sa akin kung makita silang masasaktan ng dahil sa amin. Kaya mula sa araw na to, lalayo na kami ng anak mo. Balikan mo na ang pamilya mo. Kuya, masakit man sa akin na maghiwalay kami ni Darwin, pero pinili ko kuya na pabalikin siya sa kanyang asawa. Alam ko kuya ang pakiramdam ng isang asawa na mawala ng mahal sa buhay. Mahal ko si Darwin kuya, pero kaya kong isakripisyo ang pagmamahal ko. Huwag lang masira ang pamilya niya. Tama po ba ang ginawa ko kuya na pabalikin si Darwin sa kanyang tunay na asawa? Sana po kuya ay matulungan ninyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang Feli. Alam mo, Feli, hindi naman kita masisisi dahil noong nagkakilala kayong dalawa ni Darwin, hindi naman niya sinabi na may pamilya pala siya. Buo sa loob mo na talagang binata siya, kaya nagkaroon kayo ng relasyon hanggang sa nagkaroon kayo ng isang anak. Kaya mo lang nalaman yan nung pinagtapat niya sa'yo na may asawa na pala. Pero masakit. Masakit na malaman mo na yung pamilya na siya. Pero nandiyan na yan. Naging parte ka na ng buhay ni Darwin. Kaya lang may mas nasasaktan sa ginawa ninyong dalawa ni Darwin. Yung tunay na asawa. At ang masakit, sa kanilang pag-aaway, aba, nag-desisyon yata si Darwin na hiwalayan yung asawa niya. Bagay na hindi mo matanggap sa sarili mo na may pamilya kang nasira. Tama yung ginawa mo, Feli. Ikaw na lang yung magpaubaya. Total, Darwin naman, pwede pa namang balikan ang kanyang pamilya. Pwede siyang humingi ng tawad sa kanyang asawa para maayos ang nasira niyang pamilya. Naparte ka sa kanilang pag-iwalay. Sa bagay, bata ka pa naman, pwede mong palakihin niyang anak mo. Pwede kang magalap ng trabaho. Malay mo, baka sa paglipas ng panahon, makahanap ka ng lalaking para sa'yo. May maganda pang bukas na nagiging sa'yo, Feli. Kaya napakaganda ng ginawa mo na ipaubaya mo na lang si Darwin sa kanyang asawa. At kapag nagkaayos na sila, pwede naman sigurong suportahan ni Darwin yung anak ninyong dalawa. At huwag mo namang ipagkait dahil anak nyo namang dalawa yan eh. Pero ang importante, huwag na ninyong ipagpatuloy ang nabuulin ninyong relasyon. Dahil may nasira kayong pamilya. Bueno, yan na lamang sigurong masasabi ko sa iyo, Feli. At naway, kahit paano, ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli, sa ganito ring oras at himpilan, inyong abangan at pakinggan ang programa. Peles at your service!